Welcome back, investor. Sa video na to, magdi-discuss tayo ng mga kumpanya, pero ang gagawin natin sa pag-review, mas maiksi na video pero mas malaman. Kasi alam ko naman lahat kayo ay mga busy sa inyong mga ginagawa. And gusto niyo lamang malaman ang latest information ng mga kumpanya na mare-review natin dito. So kung gusto mong malaman kung paano natin gagawin ito, mag-stay ka lang. I'll show you how. Ngayon magkakaroon tayo ng update dito sa DMCI. Itong kumpanya isang prominente pagdating sa conglomerate stocks. At dahil sa sobrang diverse na kanilang pinagkukunan ng revenue, meron silang coal mining, real estate development, power on grid, construction and others, power off grid, and nickel mining. Pero majority ng kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa coal mining. Nasa 48.9% nagagaling dito. So until now, one of the major highlights ng DMC ay yung kanilang management effectiveness and efficiency. Kung titignan mo dito, over the past 18 years, ang kanyang average sa kanilang return on equity ay nasa 23%, return on assets ay nasa 11%, return on invested capital ay nasa 11.3%. Pinapakita dito sa atin kung gaano kagaling ang management to handle other people's money and also to create profit from their businesses and also to their shareholders. Ang pinakalatest information sa DMC ay meron silang special cash dividend na ibibigay sa kanyang mga shareholders. At ito yung matatanggap natin sa November 9, 2023. And ang kanilang special cash dividend na ibibigay ay nasa 72 centavo per share. So napaka-importante nito para sa mga value investor and dividend investor ng company kasi talagang maganda magbigay ng dividend ang DMC. Ang total na ibibigay nila na dividend ay nasa 9.5 billion pesos. In comparison sa kanilang free cash flow and net income, pinapakita dito sa atin talagang kayang-kaya nilang punan yung ibibigay nila na dividend sa kanyang mga shareholders. Today, ang kanilang free cash flow ay nasa 36 billion pesos. And another highlights dito sa DMC ay yung kanilang profitability. Nasa 20.3% na profit margin. Sobrang taba na kanilang profitability ngayon. Current dividend yield ng company ay nasa 13.7% and over the past 10 years ay continue siya nagbibigay ng dividends sa kanyang mga shareholders. So that's a very very excellent performance. Kung ikaw isang dividend investor at naglaga ka ng 100,000 pesos sa DMC over the past 5 years, ang iyong investment ay lumago ng 99.65% and that's around 99,000 pesos na galing lamang sa dividendo na binibigay ng DMC. Dito malaking bagay talaga ang dividendo na binibigay ng DMC sa mga katulad mong dividend investors. Sa tanong naman na kung anong presyo maganda bilhin itong DMC, kung mapapasa nyo dito sa 11 metrics na ginamit natin, ang intrinsic value average ay nasa 16.15%. So that's around 52.92% pa rin na upside potential dito sa DMC. And kung gagamitan natin ito ng assumptions dito, halos magkapareho lamang ng intrinsic value sa ating assumptions and doon sa average intrinsic value. So ang target price dito ay nasa 16.22 at ang buy below price ay nasa 11.35 pesos per share. So clearly in terms of this valuation, pinapakita na undervalued pa rin talaga ang performance ng DMC ngayon. Now in terms of competitor analysis, in terms of general industrials, over the past 1 year, ang merong pinakamataas ay ang AGI na nasa 53.25%, samantalang ang DMC ay nasa 4.77% lamang. However, pagdating sa free cash flow, ang DMC ay mayroong pinakamataas na free cash flow ngayon na nasa 36 billion pesos. And mayroong pinakamababang payback time na nasa 3.18 years. So meaning in terms of piltdown valuation, 3.18 years kaya niyang maibalik ang ating initial na investment sa DMC in terms of their performance ngayon. Pagdating naman sa management quality, ang DMC yung nangingibabaw sa mga competitors nito. And also, pagdating sa utang, ang DMC pa rin yung mayroong pinakamagandang debt level ngayon. However, pagdating sa forecast ng mga analyst, ang AGI ang mayroong pinakamataas na forecast growth na nasa 13.28% samantalang ang DMC ay nasa 6.90%. Over the past 23 years, ang total returns ng DMC including yung dividend ay nasa 9,182%. Ang SPY ay nasa 246% lamang. Pinapakita dito kung gaano kaduminante every year ang company ito compared sa US Index. So that's the 3 minutes review ng DMC. Kung gusto mo naman ganitong short video sa mga kumpanya na re-reviewin natin, comment ka na sa video natin. And also mag-comment ka na kung anong stocks yung gusto mong reviewin natin. Ito naman yung mga nanalo ng aking portfolio tracker. Congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo. And also, congratulations sa'yo. Email mo lamang ako sa nagpapap dyan and definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations. This is Pesi Warrior, nagpapaalala lang, invest wisely, and see you on the other side.